mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang mga nangungunang balita sa araw na ito. Lalawigan ng Aklan, wala na italang kaso ng COVID-19 batay sa datos ng Aklan Provincial Health Office. May report si Jurilee Vicente. Muling nakapagtala ng zero case ng COVID-19 ang probinsya ng Aklan as of October 21, 2021. Batay sa datos ng Aklan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office Aklan, out of 36 samples na isinailalim sa swab testing, ay negatibo ang resulta nito sa COVID-19. Sa kabilang banda, nakalista naman ang 8 bagong mga gumaling sa nasabing sakit. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at huwag makampante. Panatilihing sundin ang mga health protocols para hindi mahawaan ng COVID-19. Jurilee Vicente, Kalibog Cable News. Aklan Provincial Government nag-anunsyo sa pagbabago sa requirements ng returning Aklanons. Alamin sa report ni Rio Trico. Nag-abiso ang Aklan Provincial Government kaugnay ng pagbabago sa travel requirements sa mga fully vaccinated na mga Aklanons. Sa anunsyo, maaari nang magamit ang vaccination certificate o vaccination card kapalit ng negative RT-PCR test requirement. May dalawang maaaring gawin para makakuha ng vaccination certificate. Una, gamit ang cellphone o computer. Pumunta sa vaxcert.doh.gov.ph website at sagutan ang mga hinihinging impormasyon. Payo ng Aklan Provincial Health Office, kapag mag-travel sa labas ng bansa o maging local travelers, iklik lamang ang yes sa tanong na are you traveling abroad para makapagpatuloy sa susunod na step. Matapos ito, huwag kalimutang i-download o i-screenshot ang vaccination certificate. Sa ikalawang option naman, kung hindi makita ang online records, pumunta lamang sa vaccination area para mabigyan ng local vaccination certificate. Epektibo ang naturang pagbabago sa travel requirements simula October 21, 2021. Rio Trico, Kalibog Cable News. Bureau of Fire Protection Kalibo, naghahanda na para sa nalalapit na undas. Narito ang ulat ni Era Joy Briones. Magpapatupad ng Oplan Kaluluwa ang Bureau of Fire Protection Kalibo upang magbigay ng seguridad at kaligtasan sa publiko na pupunta ng sementeryo sa Kalibo. Nag-iikot sila sa pribado at pampublikong sementeryo para mamonitor ang kalagayan doon at kung nasusunod pa rin ba ang health and safety protocols, lalo na ang social distancing. Nagpaalala din sila na huwag mag-iwan ng mga nakatirik na kandila para maiwasan ng sunog ngayong papalapit ang undas. Era J. Briones, Kalibog Cable News. Pag-araw-araw sa bayan ng Banga, muling ginunita. Nitong October 21, muling inalala ng mga Banganhon ang massacre sa Crossing Banga noong 1942, kung saan mahigit 223 na mga Banganhon ang naging biktima sa kasakiman at kalupitan ng mga sundalong Hapon. Bilang pag-alala sa isang malaking bahagi ng kasaysayan sa probinsya ng Aklan, nagkaroon ng komemorasyon sa ika-79 na anibersaryo ng pag-agaw-agaw sa pamamagitan ng tree planting activity ng gobyerno lokal ng Banga kasama ang mga kapulisan. Bago pa nagkaroon ng pandemya, ang taunang komemorasyon ng pag-agaw-agaw ay dinadaan sa pamamagitan ng pagsasadula o reenactment ng massacre sa Banga Rotonda, ang landmark ng bayan at simbolo ng makasaysayang trahedya. Umpisa noong 2010, naging tampok sa buong probinsya ng Aklan ang isang malupit at malungkot na pagsasadula ng ating kasaysayan na mula sa isang maligayang pagbati sa mga Hapon, ito'y naging walang awang pagpatay sa daan-daamang inosenteng Banganhon. John Ronald Guarin, Kalibog Cable News. Rotary Club of Metro Kalibo na mahagi ng packed lunch sa mga frontliners. Narito ang ulat ni Rio Trico.
Nagbigay ng pananghalian ang Rotary Club of Metro Calibo sa pangunguna ni Dr. Victor Santa Maria at iba pang Rotarians sa mga healthcare workers at COVID vaccination volunteers sa provincial vaccination site sa ABL Sports and Cultural Center sa Capitol Site Calibo nitong Biyernes, October 22. Ang nasabing aktibidad ay parte ng kampanya ng Rotary na wakasan ang polio bilang pakikiisa sa selebrasyon ng World Polio Day sa darating na October 24 at End COVID Now campaign. Ito ay nagpapakita rin ng suporta ng Rotary Club sa mga health workers sa patuloy na pagbabakuna laban sa coronavirus disease. Rio Trico, Calibo Cable News. Miss Universe Philippines Aklan, bumisita sa bayan ng Calibo. Narito ang ulat ni Jurilee Vicente. Bumisita ang Miss Universe Philippines Aklan na si Miss Cristel Abelio sa bayan ng Calibo. Si Miss Abelio ay binigyan ng pagkilala ng LGU Calibo sa pamamagitan ng Certificate of Appreciation bilang pasasalamat sa karangalang ibinigay nito sa bayan ng Calibo sa ginanap na Miss Universe Philippines 2020. Matatandaan na pasok ang dalagita sa Miss Universe Philippines 2020 Top 16 Finalists matapos na sumali sa nasabing kompetisyon. Jorilee Vicente, Calibo Cable News. Social pension payout para sa mga senior citizens sa Calibo na ipamahagi na. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Naibigay na ang social pension para sa second semester ng mga senior citizens sa Barangay Andagaw at Barangay Poblasyon Calibo. Naging maayos ang takbo ng nasabing distribusyon. Maingat namang sinunod ang minimum health standards para maiwasan ang anumang close contact. Agad namang nag-anunsyo si Calibo Mayor Emerson Lachica na may dadating pang social pension payout sa ibang barangay sa mga susunod pang mga araw. Aniya, maghintay lamang ng announcements o kundi ay magtanong sa mga opisyales na nasa Barangay Hall. Era J. Briones, Calibo Cable News. Pagpapatupad ng No Segregation, No Collection Policy sa Bayan ng Calibo, pinaghahandaan na. May report si Rio Trico. Nakikipagdialogo na ang lokal na pamahalaan ng Calibo sa pamamagitan ng Solid Waste Management Services o SWMS sa 16 na barangay na sakop nito kaugnay ng preparasyon sa pag-implement ng No Segregation, No Collection Policy. Partner ng LGU Calibo ang Department of the Interior and Local Government, Penro Aklan at Menro Calibo sa ginagawang dialogo kung saan nauna na itong ginawa sa Barangay Andagaw. Target ng SWMS na ilunsad ito sa Disyembre ngayong taon pero bibigyan muna ng 3 buwan ang mga barangay para makapaghanda. Layunin itong sundin ang mandato ng DENR tungkol sa tamang pagtatapon ng basura sa mga dump site. Dapat umanong mga residuals o hindi na mapapakinabangang mga basura lang ang kokolektahin ng LGU at dapat may material recovery facility na ang bawat barangay para sa mga basurang pwede pang ma-recycle. Rio Trico, Calibo Cable News. Bloodletting activity ng Love Radio at Calibo Cable Television Network Incorporated naging matagumpay. Balitang hatid ni Era Joy Briones. Idinaos ang programang Dugo Mo Buhay Ko Year 9, isang bloodletting activity na kung saan dinaluhan ng marami upang makapag-donate ng dugo. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad dahil sa pagtutulungan at pakikipag-partnership ng Love Radio Calibo, Calibo Cable Television Network Incorporated at Philippine Red Cross Aklan Chapter. Ganon din ang nasabing programa ay naging posible dahil sa tulong ng Rotary Club of Metro Calibo at ilan pang individual na naghatid ng suporta. Inaasahan naman na dahil sa programang Dugo Mo Buhay Ko ay marami ang matutulungan lalo na ang lubos na nangangailangan. RJ Briones, Calibo Cable News. Department of Tourism Region 6 nagsagawa ng Tourism Product Market Survey sa isla ng Boracay. Narito ang ulat ni Jurilee Vicente.
ang Department of Tourism Region 6 sa pakikipagtulungan sa DOT Office of Tourism Development Planning Research and Information Management ay nagsagawa ng Tourism Product Market Survey sa Isla ng Boracay. Ang Tourism Product Market Survey ay isang local visitor survey kung saan layunin itong magkolekta ng personal na impormasyon pati ang travel history ng bisita, suriin ang produkto base sa pakikipag-ugnayan ng customers at magbigay ng tanda para malaman ang naging epekto ng ekonomiya sa produkto. Ang naturang aktibidad ay nagsimula October 20, 2021 at magtatagal ito hanggang October 29, 2021. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. Mayong adlaw sa tanan, amo ni ang aton nga latest weather update sa karon nga adlaw, Biyernes, October 22, 2021. Base sa aton nga latest analysis, ang northeasterly surface wind flow among nagapekto sa extreme northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman o kunang ITCZ among nagapekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao, samtang may ara kita gina-monitor low pressure area nga ginabulbanta naton base sa tanan nga available data as of alas 3 kaina sang kagahon, yara sa kalayoon nga 525 kilometers silangan sang Giwan Eastern Samar. Sa karon manubo ang tsansa nga magdevelop ini siya sa isa ka bagyo sa sunod nga 24 oras samtang pakadto ini siya sa nakatundan o westward ang iya nga movement kag possible nga makadala ini siya sa mga pag-ulan diri sa aton sa Visayas kag sa Mindanao. Kita diri sa Western Visayas, padayon lang ta magmonitor sa mga latest developments kag changes sining LPA diri sa pag-asa. Kita naman diri sa Western Visayas, generally magulugal umon tubtob sa magal-umon ang aton nga kalangitan, may posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kung panag-uob within the day tungod sa ITCC kag localized thunderstorms. Hina tubtob kasarangan niya hangin, halin sa amihanan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan ato na mga pagbalod sa kadagatan. Ang ato niya forecast range of temperatures yara sa 25 tubtob 33 degrees centigrado, kag para naman sa ato niya 3-day weather outlook, generally over the weekend hasta Monday, posible kita makabatsyag sa mga magalumon niya kalangitan nga makadala sa mga lakta-lakta ng mga pag-ulan pangilat kung panag-uob tungod sa ining ato aton nga gina-monitor nga low pressure area. Aton nga adlaw matunod karon alas 5:29 sang hapon, mabutlak buwas alas 5:39 sang kagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisita lang aton nga official websites pati na ang aton mga official social media accounts sa Twitter, Facebook, kag YouTube pati na sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferns Rubin, mayang adlaw pag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si John Ronald Guarina at ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!